pinangalanan ng isang dating empleyado ng Department of Finance para makatulong na i-track ang paggastos ng gobyerno sa pondo na kalaan para po sa COVID-19 response. Kilalanin po natin siya sa pamamagitan ng Viber video call, si Kenneth Abante na coordinator ng COVID-19 Philippine Citizens Budget Tracker. Hi, Kenneth! Good morning! Hello po! Magandang umaga po. Ayan. Okay, base sa iyong profile, dati kang Chief of Staff ng Strategy, Economics, and Results Group ng Department of Finance. So ngayon, ano nang ginagawa mo, Kenneth? Researcher po ako sa Ateneo de Manila. Nag-specialize po ako in public finance research. Saka nag-research din po ako on reforming the Bureau of Customs po sa aduana. Okay. Madaming numero. Kenneth, tell us about your project now. Can you walk us through the project tracker, does it look like and how do we use it? Itong ginawa ni Kenneth, diba? Parang budget tracker to. Itong malaking pondo na ilalaan sana ng gobyerno, right now nasa 275 billion yung projection niya, projected na ilalaan for the first 2 months. Mas malaki pa po. Malaki pa. Getting higher pa. Kung gusto malaman kung paano itong ginagastos, maaari niyong gawin to through yung tracker ni Kenneth. Kenneth, run us through it. Sige. Sige po. Bale po, na niniwala po kami na kapag ini-explain po natin yung budget sa mga mamamayan, para po siyang pagdidilig ng hardin. Ayun. So bale, tatlo po yung steps namin dyan. So yung una, syempre kung gusto mo magdilig ng hardin sa mga halaman at mga bulaklak, kailangan mong malaman kung saan mo kukunin yung tubig. So yung pinagkukunan po ng tubig, yung tawag po namin dyan ay sources of financing and cash. Saan ba natin makukuha yung tubig na yon? Yung pangalawang bahagi po ay ano po yung mga timba. So yun po yung mga budget line items naman natin. Tapos pangatlo, gaano na karaming tubig yung nagamit natin at dinilig natin sa mga hardin. So yun po yung tinatawag nating disbursement or spending. So bale, dito po sa tracker na ito, chine-check po namin kung ano yung tatlong aspeto na yon ng COVID-19 budget. Okay, so anong URL mo muna? URL, anong paano nila mahanap yung site mo? Ang URL po ay bit.ly/hold power to account. bit.ly/hold power to account. Yan po yung aming link. Okay. Ayan, bit.ly/holdpowertoaccount.com ba o ano? .ph? bit.ly/holdpowertoaccount. Sige. Let's walk through it. Bukas sa iyo ngayon yung site niyan. Can you give us a briefer on how to go about looking at it? What should we look for? What should we look at? So yung unang tinatrack po natin, gano'n nakarami ba yung na didiligan ba talaga natin ng mabuti yung ating hardin. So yun po yung nasa outputs tab po natin. Okay. At dito naman po sa outputs tab na ito ay ipinapakita po namin kung ano yung target ng gobyerno dito sa tracker. Tapos meron din pong actual. So yun po yung outputs tab. At pinapakita po dito kung ilan na ba yung tests per day, individuals tested, contacts traced. Meron din pong second aspect nung ilan na po ba yung PPE kits na na-deliver sa health workers. Tsaka meron din po ditong mitigate impact on livelihood and economy. So lahat po ng current status, weekly po namin to ina-update after ng President's Report. At kasama po dito yung ilan na po ba yung beneficiaries ng 4Ps na napagsilbihan, ilan na po ba yung drivers, ilan na po ba yung mga magsasaka na na-serve po ng gobyerno at this particular time. So yun po yung outputs tracker. Yun po yung nagsasabi na ito yung ating mga bulaklak, ito yung ating mga programa. Are we watering our garden fast enough for our flowers to grow and bloom? So yun po yung outputs. Yung second tab naman po ay yung sa expenditure tab. Expenditures. So bale, okay. Opo, pinapakita po namin dito kung magkano na po ba talaga yung budget na na-spend on social welfare, yung mga labor programs po, yung agriculture, tsaka yung health. So bale po, yung nakita namin dito na actual spending
ay around 68 billion peso, 68.5 billion pesos po yung actual spent dun po sa mga programang tinatrack namin dito. Bakit 68 billion lang? Laki-laki nung ano. Kumbaga yung nasa well of water natin. Opo, opo. Malaki. Bale po, marami tayong pinagagastusan. Kaya lang nakikita po namin dito sa tracker. In fact, yung isa sa mga message po namin ay hashtag spend faster to stop hunger. Okay. Naniniwala po kami kasi na mahalagang malaman kung ilan na, magkano na nga ba talaga yung napunta dun sa mga bahay at sa mga pamilya po na dapat paglingkuran. Ito yung SAP, ng, no? Yung SAP. Opo, kasama po dito yung Social Amelioration Program, yung mga yung health budget, tsaka yung mga labor programs po, lahat na po namin dito sinama dito sa tab na ito. And in fact, out of the 18 million families po, as of the last update po namin from last week's President's Report, only around half of the families po, mga kalahati pa lang po ng 18 million yung nabibigyan ng ayuda. Pero chine-check po namin ngayon ito sa datos ng Department of Social Welfare and Development dahil naglabas po sila recently ng dashboard. Binabangga po, tinatry po namin banggain yung mga numero may mga katanungan lang po kami kaya hindi pa po namin ito na-update dun sa pinakabagong numero ng DSWD. Maganda yun, so, yun. That's a way of making numbers accessible to people so that they get more interested in where their money goes. Opo, opo. Kasi buwis po natin yan at naniniwala po kami na kapag pera ng bayan yan ay kailangan, napupunta po talaga siya sa mga beneficiaries. Nagbabalanse ba siya, Kenneth? Marami pa po kaming mga katanungan, ma'am. At in fact, kasama po namin yung isa sa mga champions namin sa Department of Social Welfare and Development. Tinatry po naming banggain yung numbers kasi nag-release po yung DSWD recently ng actual list of beneficiaries. Apat pa lang po yung rehiyon na na live po yung website. Yung Mimaropa, Central Visayas, CAR, tsaka Zamboanga Peninsula. Yan po yung mga live na po na list of beneficiary sites. Tinatry po naming tingnan kung nagtatali ba talaga dun sa list of beneficiaries, dun sa regional data naman po na pinopost po ng DSWD. So nandun po kami sa bahagi na yon ng aming tracking nung, nung at least yung DSWD budget. At dun sa pag-track nyo, nakita nyo rin ba kung saan na atensyon na ibinibigay o yung may kakulangan sa pagdidilig? Ayan, pinag-uusapan naman na natin yung garden eh. Diba? Na we have enough na laman dun sa bucket pero hindi nadidiligan ng sapat yung dapat na madiligan. May mga nakikitaan ba kayong ganung sektor? Meron po. And in fact, nagpo-focus po kami ngayon sa Social Amelioration Program o sa Emergency Subsidy Program. Nalaman po namin na marami pong mga, kausap pa namin po yung mga LGU officials saka yung mga actual po na mga ground personnel na nagdi-distribute po talaga nito. At marami po kaming nakitang mga kailangan pong i-improve doon sa proseso. Dahil halimbawa po, kailangan i-clarify, for example, pamilya po ba talaga or household yung yung target. So, magkaiba yun minsan. Minsan po, di ba, maraming pamilya sa isang household. Mm-hmm. So minsan, nako-confuse po yung mga tao. Yung pangalawa po, minsan, kailangan pong maintindihan ng mga local government officials yung mga minimum documentary requirements. Kasi bale po yung nangyari pong proseso ay yung national government funds para po siyang dinownload po sa mga local government units. Ngayon, yung accountable po, yung local government units. So ngayon naman po, makukuha ba sila or ma-audit ba sila ng Commission on Audit kapag nilabas nila yung mga listahan ng walang minimum documentary requirements? Tapos po, may nakita po kami ng mga issues regarding yung memorandum of agreement po na sinasign ng local government units. Nakita po namin, for example, na even if excluded po or hindi kasama doon sa mandato ng National Privacy Commission yung pag-publish ng listahan, nakikita po natin doon sa mga MOA na sinasign po ng mga LGU officials na mukhang may konting restrictions. So kailangan po sigurong maglabas ng NPC ng statement tungkol dito para ma-encourage po yung mga local government officials na i-publish talaga yung listahan at para mabangga po yung mga beneficiary list ng mga bahay. Pero
Yung last issue po ay yung, syempre, yung mga local government officials and social welfare officials po ay mga tao at frontliners din po na kailangan po ng personal protective equipment. Kailangan po talaga meron silang adequate protection para ma-distribute po nila ng maayos yung emergency subsidies na 5,000 to 8,000 pesos. Well, para sa mga viewers natin, no, pag sinasabi ni Kenneth na kailangan banggain o ibangga, hindi po ibig sabihin na pinag-aaway niya. Ha? It's just a term na parang ikukumpara yung dalawang set ng datos. Binabangga po yung datos para makita kung nagtutugma o hindi. Hindi po pinag-aaway yun. Ha? Para lang po malinaw. Iba yung dati kasi yan po yung ginagamit na termino sa audit. Opo. Ganun talaga yung ginagamit dun sa, well, it's yun lang, it's kind of parang jargon siya in a sense. Eh. Pero sa ordinary tao kasi pag sabing binabangga, parang pinag-aaway mo eh. Yun lang. Just to be clear lang. Hindi po kami nag-aaway. We work together po and collaborate. Yun po yung attitude namin sa budget track. Maganda yung project mo ha. Pero Kenneth, baka pwedeng ano, kasi, well, ako kasi, at least personally ha, mas mahirap tandaan yung ano yung URL eh, na bit.ly. Mas madaling simpler URL would make it more attractive for people to come visit. Kasi people should be interested in what you're doing because this is their money eh. Mm-hmm. Opo. Diba? In fact po, may mga kasama po kaming team members sa information design experts po. Gumagawa po kami ng actual website. Ayun. Para mas simple po yung pagkakapresent ng information. Ito po kasi medyo, we admit po, medyo technical siya. Pero dun po kasi nagsistart yung... Opo, yung research talaga sa technical aspects. Tapos, we want to make sure na mas marami pong nakakaintindi. 50 plus po yung volunteers namin dito. Dami niyo. Opo. Napaka-generous po nila. And in fact, kung wala po sila, wala pong citizens budget trackers. Sabagay, first you populate with data and then you popularize. So people will want to look at kailangan po, your data. Very, very, very strong po dapat yung fact base namin. Okay. So, si Kenneth, babalikan siguro, natin si Kenneth kasi I'm sure may development pa yan, marami pang development. Lalo na nga pera ang pinag-uusapan natin. Hindi dapat lahat tayo ay nagbabantay at updated kung paano ginagastos itong nakalaan na pondo ngayong during the pandemic. Nasabi mo nga, more than 200. Kanina, you said 200. Ayun nga pala. Let me ask you na that. Sabi mo, mas malaki pa dun, Kenneth, actually. Kasi, ang sinasabi ng gobyerno, at least in the previous so many weeks, sapat yung pondo natin. And then, nagbago yung narratibo the last two weeks na kulang na yung pondo natin. So which is which? Kasi, di ba, yung Bayanihan Act was supposed to empower government to realign budgets as well as to get budgets or savings from GOCCs and so on down the line. We're not even talking about new or supplemental allocations yet or supplemental budgets yet. We're talking about existing budgets. So, alin ba talaga? Ano po yan? Kaya po mahalaga sa amin yung imahen ng pagdidilig ng hardin. Kasi in most public reporting, pwede pong maging klaro kasi minsan yung nire-refer po nila, yung tubig, yung cash sources, that actually around, we've confirmed more than 600 billion pesos in cash sources po. So, hindi po problema yung tubig. Magkakaroon po tayo ng tubig. Ang I think what they're, yung isa pong figure naman nila, yung size po ng bucket, yung gaano ba kalaki yung timba, gaano kalaming tubig yung pwede nating maput sa, malagay sa budget. Yung number naman po na yun, according to the Department of Budget and Management, around 350 billion pesos. So, So mas malaki po yung, so move on na po tayo dun sa 275 billion. Hindi na po yun yung updated figure. 350 na. Opo. Tapos yung tinatry po namin ngayon banggain, so out of the parang the labor programs, social welfare programs, health programs, yung nakikita pa lang po naming spending ay around 68 billion pesos. So i-update po namin to given the president's report. Yun naman po yung gaano karaming tubig na yung nadilig natin dun sa hardin. That's 1/7 of the diba? From 68 billion pa lamang. Patapos na tayo sa ECQ. Opo. So mahalaga pong malaman yung ano po ba talaga yung tamang figure ng budget na
na ano po talaga yung tamang sukat. Ano po yung tamang sukat niya. So yun po, tinatry po naming ikumpara yung figures na nakuha namin dito kasi crowdsourced po ito. Bawat line item po dito ay merong link, merong reference sa isang primary document ng gobyerno. Gusto po namin malaman kung nasaan po yung mga bottlenecks dito sa pag-spend. Kung bakit bumabagal yung pagdidilig. Kasi parang, di ba? Yun po talaga yung parang issue eh. Hindi po issue yung pera, hindi issue yung size ng timba. Yung speed po ng pagdidilig yung problema. Oo, yung speed ng pagdidilig. Ganda ng finding siya. Oo, at saka mas madaling maintindihan eh ng isang ordinaryong tao na okay, ito yung tubig mo, yung bucket mo ganito kalaki, may sapat na laman yung bucket mo na pandilig dito sa mga nangangailangan, pero bakit yung pagdidilig, ano yung nagiging problema? Bakit mabagal yung dilig? Eh, may laman naman yung pandilig natin. O, diba? Opo. Parang pelikula yung ano, diba? Dinilikan kulit kulang. Baka yun lang kailangan mo, ano? Yun na yung ano, yun na lang yung pinaka yun kailangan yun, natin. Yun na lang URL mo. Yes. Dinilikan kulit kulang.com. Mas madaling maaalala ng mga kababayan natin. Yung website po namin actually, yung image po na yun mismo yung design. So, nagpapasalamat po kami dun sa mga volunteers namin who are hard at work dito. Pero yun po talaga, yung una nila makikita kapag diniset nila yung website, kapag ipapublish po namin tapos ibibigay po namin sa inyo yung link kapag na-release na po. Okay. Siguro maganda, Kenneth, babalikan ka namin after 2 weeks or pag nasa ed na tayo ng May 15, no? Pagpalapit na tayo sa May 15 at tingnan natin kung kamusta na yung mga numero o pandidilig na ginagawa ng ating pamahalaan. Yes, ma'am. Thank you. Okay.